Hindi inaalis ng FIVOX ang posibilidad na itaas ang alert level ng Bulkang Mayon dahil sa patuloy na pagtaas ng mga aktibidad nito. Pagkikiyap naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naka-alerto ang pamahalaan at handang-handa para sa agarang pagresponde. Ang seto ng balita mula kay Mela Lesmoras, live. Aljo Angelique, sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatutok na ang iba't ibang sangay ng pamahalaan dito nga sa sitwasyon ng Bulkang Mayon at iba pang aktibong bulkan sa bansa. Ang FIVOX hindi naman inaalis ang posibilidad na iakyat pa ang alarma na umiiral sa Mayon. Sa kanyang pinakabagong panayam sa media, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan sakaling lumala ang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Kahapon, itinaas ng mga otoridad ang Alert Level 3 kaya't mas pinaiting pa ng gobyerno ang pagbabantay rito at ang mga hakbang para ilayo sa kapahamakan ng mga residente na nakatira sa paligid ng bulkan. Sabi ng presidente, maging sa Bulkang Taal na may mga naitatalaring aktibidad, nakatutok na rin ang mga kinaukulan. Sa gitna ng lahat ng ito, makakaasaan niya ang ating mga kababayan ng tulong at suporta mula sa pamahalaan. Well, we are already, we have been watching both Mayon and Taal. Taal, it seems, is not in such a precarious, such a dangerous situation. Mayon is a little bit more advanced in terms of hindi pa naman lumalabas yung lava. But if the lava flow starts, that's when we really have a disaster. Ready na naman tayo at ganun naman talaga ang ating ginagawa. We watch it very, very closely, make sure that any of the communities that could be affected are evacuated and are given assistance while they are evacuated until the time that they can return to their homes. So it's the same thing. Sa programang Laging Handa, iginiit ni FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol na sa ngayon, hindi nila inaalis ang posibilidad na itaas pa ang alert level sa Mayon. Sa alert level 3, nangangahulugang mataas ang posibilidad na magkaroon ng mapaminsalang pagputok ang bulkan at tuloy-tuloy ang pag-aalboroto nito. Pero maaari pa ngayang iakyat sa alert level 4 at 5 na nangangahulugan naman ng intense unrest o di kaya mayroon na mismong hazardous eruption na nangyayari. There is always this possibility na itaas natin to alert level 4. Tinitingnan natin yung pagtaas ng sulfur dioxide emission o yung mga asupre. Pagkakaroon na ng mahabang lava flows, yung lava fountaining, pagkakaroon ng maraming volcanic earthquakes. And then kapag namamagana po yung edifice ng vulkan, at saka nagkakaroon na ng minor explosions. Opo. Aljo Angelique, para naman sa Bulkang Taal, ayon sa FIVOX, nananatiling nakataas doon ang alert level 1. Pero ang ating mga kababayan, iba yung pag-iingat pa rin ang dapat gawin. Aljo Angelique? Yes, Mela, long weekend na naman. Safe bang pumunta sa Tagaytay City na malapit sa Taal? Actually, Angelique, isa nga yan sa naitanong sa programang Laging Handa kanina sa FIVOX. At ang sinasabi naman ng FIVOX, safe naman basta talagang hindi lalapit sa Bulkang Taal. At ang paalala nga nila, dahil may naiulat doong volcanic smog o VOG, talagang nga kailangang mag-face mask ang ating mga kababayan. Kung kaya nga ay yung mas makapal at mas mataas na uri ng mga face mask ang gamitin. At naniniwala naman siyang talaga nga dapat lang din ipagpatuloy ang pagsuot nga ng face mask dahil pa rin sa pag-iingat ng COVID-19. So Angelique, sa ating mga kababayan na nagpaplano nga ng road trip sa Tagaytay City, ang paalala nga lang din ng ating mga otoridad, iba yung pag-iingat at nga magsuot ng face mask. Angelique? Okay, sa Albay naman kaya, ligtas din bang bumisita doon? Angelique, ang paulit-ulit kasing ipinapaalala ng FIVOX, talagang ang pinagbabawal sa Albay. Sa ngayon nga, no, yung pagpasok, pagpunta o anumang aktividad sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. So doon talaga bawal. Pero syempre, kung magpupunta ka lang sa mga ligtas na mga lugar na tourist spot o may mga dadalawin na hindi naman malapit doon nga sa talagang pinangangambahang malapit na lokasyon ng bulkan, ay maaari naman. Pero siyempre, Angelique, no, ang paulit-ulit na paalala ng mga otoridad kahit saan nga magpunta ay talagang iba yung pag-iingat ang gawin. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.